Hi guys, ako nga pala si Nick at ito ang Nick Creation Channel. So sa channel na to, pinag-uusapan natin yung mga NFTs or NFT games and anything related din sa creativity. Kung tingin nyo, swak din to sa mga interest nyo. So huwag nyo nakalimutan na i-smash yung like and subscribe button para lagi kang maging updated sa mga content natin. So guys, ang topic lang natin ngayon is itong ang Dorac. So ito yung Doge or Dogs Racing. So, kung matatandaan nyo, 1 month ago, nagkaroon tayo ng AMA session sa mga founders ng project na to. And nag-accommodate sila ng maraming mga questions doon. Pero ngayon guys, simple lang ang pag-usapan natin. Daanan lang natin ulit tong Dorac. And ano ba yung mga high-level information ng project na to? Tsaka, paano tayo makaka-join sa community ng project na to? Okay guys, so ito yung website ng Dorac. So, ito nga yung dorac.app. Pero mamaya na natin yung i-check. So, pin-prepare ko rin dito yung one-pager nila para ma-cover kaagad natin yung lahat ng information sa project na to. So, yun nga guys. Kung matatandaan nyo dun sa AMA or kung hindi nyo pa napapanood yun, isi-share ko na lang sa description. So, yung Dorac nga is plano nila magkaroon ng metaverse wherein pwede kang mag-roam around dun sa virtual world na i-build nila. Aside pa dun sa pwede kang makipag-racing ng mga dogs NFTs within the game. So, pwede ka ditong makabili ng NFT, makapag-sell, makapag-breed, makapag-train. So, ilan lang to sa mga features na meron dito sa project na to. And then guys, dito sa project na to, meron din siyang mga land facilities. So, sa land facilities na to, pwede kang magkaroon ng training grounds, breeding ng houses, health centers, marketplace building, and then yung utility shops, betting office, and arenas. So, depende dun sa mga facilities na to, meron din tong impact kung paano mo i-improve yung skill attributes ng mga NFTs mo dito. So, yun nga guys, in terms of tokenomics, so yung DRT, ito yung magiging inflationary token nila. So, ito nga yung parang SLP nila na makukuha mo lang kapag nag-race ka within the game. Tapos yung DORC or yung DORC token nila, ito yung deflationary nila. So, meron tong 1.5 billion na tokens sa BSC. And yung initial market nito is $70,000. So kung makikita nyo nga guys, kanina kasi binibisit ko yung Twitter nila. So dito guys, makikita nyo na meron na silang 24,000 na followers. And the mention nga nila dito na despite of the bear market, so nakafocus sila sa pag-develop and pag-build nung project nila behind the scene. And sinabi nga nila dito na yung initial market cap nila $70,000 and sinasabi rin nila na safe sila despite of the current situation. So guys, going back dito sa one pager nila na halos nandito na lahat. So makikita nga natin dito na yung mga buy and sell taxes, meron na tong mga automatic effect dun sa liquidity pool, sa marketing and development, and sa burning ng mga token. So ayaw na nila na mangyari yung ibang mga na-experience sa mga previous na games. So yung mga natututunan nila dun sa mga naunang games, so ina-apply nila yun dito sa project nila. So ito yung pie chart nung allocation ng tokens. And then guys, yung contract nila audited ng Solidity Finance. So guys, alam naman natin gano'ng ka-important yun, di ba? Hindi lang sa pag-secure ng contract, even yung pag-KYC sa mga project members. So, important din yun. So, dito natin makikita gano'ng sila ka-seryoso din and gano'ng sila ka-heavily invested dun sa project nila. In terms of core team naman, guys, so, nakita nyo naman na sa AMA nagpakita yung mga C-level founders ng project na to and nandito rin yung mga LinkedIn nila. So, kapag pumunta rin tayo sa website, so, makikita din naman natin yung mga information about them. So guys, sa mga links naman ng project na to, so ito nga yung website nila, make sure huwag tayo maligaw, dorac.app, and ito yung Telegram chat nila, yung Twitter, pinakita na natin kanina, tapos yung sa Discord, make sure mag-join din tayo dyan. So going back nga dito sa website guys, andito yung mga social links nila. So ito na yung pinaka-secure din na way para make sure natin na hindi maling link yung mapupuntahan natin. No? Nandito yung mga social media links nila. Yung white paper nila, sobrang comprehensive ng pag-prepare nila dyan. So kung gusto nyo pang malaman yung ibang information about the project, so yun, pwede kayong magbasa-basa dito. Medyo detailed na yung ibang information dito.
So baka hindi pa tayo magkaintindihan, 'di ba? Since yung game hindi pa rin naman lumalabas ngayon. Target nila is third quarter ng year na 'to. Okay, so dito naman pa sa lower part ng website, so makikita natin yung mga phases and mga target milestones nila within the year. Dito nga makikita natin, guys, na ang game launch nila is third quarter this year. Tapos yung IDO din nila, third quarter na. So yung mga mahilig dito na mag-join or maging early adopters, so this is the right time para mag-join tayo dun sa Discord server din nila. Actually guys, pag pumunta kayo sa Twitter, may contest pa nga sila. So ito yung singing contest, oh, Dorac Got Talent. So kung meron kayong natatago na magandang boses dyan, so submit na kayo ng kanta nyo dito sa Discord link na to. So join kayo dyan. Ang mga prizes, guys, oh, worth 15,000 pesos. Around 15,000 pesos yung NFT na makukuha mo for the first place. Pagka second place naman, yung tier 2, around 10,000 pesos. And then tier 3, around 5,000 pesos yung third place nila. So yun na, guys, join kayo dyan kung gusto nyong manalo ng NFTs. So yung iba pang mga information nandito, meron talaga silang mga plano na mga grand prix or championship. So malalaki daw yung mga prizes na nilalaan nila dyan. So kung tingin nyo this is a game na interesting sa inyo, make sure na i-follow natin yung mga updates nila. Okay guys, so eto na guys, syempre importante sa mga early phase na game, diba? Kung nakikita ba natin na gaano ka-transparent yung team. So eto, sinishare nila yung mga LinkedIn accounts nila and yung faces nila. Well, sa AMA natin, nagpakita naman talaga sila dyan. And then ako personally, ang nakakausap ko dito is si AG, and talagang seryoso sila dito sa project na ginagawa nila. Andito rin yung advisor nila. In terms of partners, marami silang mga partners dito. So karamihan mga guilds din para ma-ensure nila na may mga automatic na community na mabibuild. So karamihan din sa mga guild dito from the Philippines, eh. Yung Triple Crown Guild, ReadFi, etong AXB, at marami pang iba. So tingnan natin ano yung mga later on. Okay guys, so cover na lang din natin siguro ng quickly yung tungkol sa mga NFTs natin. So meron nga mga attributes, yung mga dogs, yung may agility siya, stamina, weight, health, gender, tsaka yung luck. So kapag naglaro kayo ng game na to, through consumables and through training, pwede nating ma-improve yung mga dogs natin. So pwede rin maging dynamic yung stats ng mga NFT natin dito. Tapos guys, siyempre, ang requirement lang naman dito sa game na to, kung meron kang NFT, yung mga dog NFTs, pwede ka nang makapaglaro nito. Pero kung meron ka rin mga player ID, and then meron yun na may maintain na reputation, so mas marami kang mga possibilities and features na pwedeng ma-access within the game. Kasi nga yung player ID, para to sa mga dog trainers, kung meron ka rin ganong NFT, then mas marami pang mga benefits na pwedeng makuha within the game. So yun lang guys, so sobrang ikli lang nung update natin. So kapag nakakuha na rin ako ng NFTs ko dito, isa to sa mga i-stream natin sa page natin. And paalala ko na lang guys, kung meron kayong talent sa pagkanta, guys, so before May 22, so kailangan maka-join tayo dito and makapag-submit tayo nung kanta natin. So ito na nga guys, sinisilip na natin sa Discord server nila and nakita natin dito na kung sasali kayo, i-enter nyo lang dito kung ano yung kanta na gusto nyong kantahin, and mangyayari to sa May 22, 10 a.m. UTC or 6 p.m. Philippine time. And nakita nyo na dito guys, ano, sino-sino yung mga makakalaban nyo dyan, oh. Ayan, oh, mga saving all my love for you, Tani Chin. And then the only that got away. Hindi ko alam yung kanta na yun. Only Hope. So, si Nage, kakantahin yun. Ayun, konti pa lang yata yung sumasali, guys. Parang less than 10 pa to. So, kung alam ko sa NKC community, maraming mga singers, eh. So, invite din kayo ng Dorac na mag-join dito. Click nyo lang yung link na to. Or isishare ko na lang din to sa description para alam nyo paano kayo sumali. Okay guys, so yun lang. Sobrang quick lang yung update natin, no? So pinakita lang natin yung game na Dorac. Itong Doge or Dogs Racing. Pero nag-build sila ng metaverse. And then meron silang mga experimentation about sa buy and sell taxes para sa mga burning mechanisms, auto LP. And malalaman lang natin, di ba, kung baka maging successful to comparing to
other projects na meron din mga experimentation. So tuloy-tuloy pa rin yung development nila. And then pinag-usapan din natin na yung team behind the project. So talks naman sila, and then sinishare nila yung LinkedIn nila. Nakasama na natin sila sa AMAs. Maraming mga questions doon from the community na sinagot na nila. So isishare ko na lang din sa description para mapanood nyo yun. In terms of the initial market cap, yung 70K US dollars, so nakikita nila na safe pa rin sila despite of the bear market. Meron din silang mga contract audit for the project to ensure na meron silang mga third party inputs para sa security ng contracts nila. And then partner rin nila ng KYC to, and what else? So yun, meron nga silang mga events ngayon habang hinihintay natin yung launching nila, yung IDO nila this third quarter of the year. Pero syempre subject for changes pa rin yan, di ba? Depende sa market natin. Ang importante ngayon, di ba, wala naman silang kinokollect pa na mga funds or anything, and continuously nagbibuild pa rin sila ng community for the project. So yun lang guys, kung meron kayong mga questions sa Dorac project, so lagay nyo lang sa comment section. Tandaan nyo guys, this is not a financial advice. So we're just reviewing itong mga NFT games as part ng mga options natin. Sabi nyo guys, hindi natin masasabi ano ba yung mga project na magiging successful. Pero based dun sa mga knowledge and learning natin habang pumapasok tayo sa mga projects, so we can only consider them. And hope, di ba, na sana yung isa sa mga project na papasukan natin can be one of the successful ones. Alright, so yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!